Siyempre, sobrang sarap sa feeling na makuha namin yun finally. And siyempre, yung focus namin, magstay kami sa ganitong feeling lang na alam mo yun na nandun kami sa top para gusto rin namin masustain yung ganito. At saka siyempre, pinaghandaan din namin na sa susunod na leg, kami yung team to beat. At siyempre, inaalay namin din to kay Kuya Val na nagpapagaling ngayon sa kanyang injury. Right. Yeah, for those who missed that, si Val Acuña actually had to leave the lineup due to a broken jaw. Pero punta muna tayo kay Jun, yung team na to, again, we mentioned it over and over again, they were always competing but never really made it to yung finals, made it past the hump and made it to the championship. Pero sa leg 4, what was different dito sa Pure Foods na at the end of the day, kayong lumamang? Nag-focus na kami sa defense namin kasi yun yung lagi yung nagpapaano sa amin eh, parang na-short kami lagi, kaya yun nag-focus kami walang papatol sa mga kung ano mang gagawin ng mga kalaban namin sa amin. Alright, let's go to Pao naman. Pao, grabe yung nilalaro mo ngayon sa 3x3. You know, you're playing excellent defense, also shooting a lot of shots. Pero nung finals, nung championship, dun ka talaga nag-step up. Ano yung mindset mo coming into that game? Actually, during ano pa lang eh, yung mindset talaga namin, start pa lang to win every game kung kaya. Bigay namin lahat, boost namin lahat. Kahit ano man mangyari, basta all out kami and happy kami sa results na nakukuha namin. So, yun lang. Pao, grabe yung physicality tsaka yung labanan yun ni Tonino Gonzaga dun sa championship. At medyo nagkaka-trash talkan pa kayo, which is part of the PBA 3x3 experience. Ano yung mga sinasabi ano ko sa'yo sa atin? Pero after naman, friends naman kayo for sure. Actually, kaibigan ko naman si Tonino kasi ilong ko niya. Wala naman yung ito. I mean, nag-explain lang na nag-complete kami sa loob. Pero sana wala na yung mga extra ng mga after ng player after a call, may mga extra movement or may mga extra, alam mo yun, pag player ka, yung may mga pasiko-siko pang ganyan, sana yun lang naman yung usap namin, tatanggalin na lang yun. Nagko-compete tayo, oo, pero wala nang extra, physical tayo, okay na yun. Joseph, ikaw naman, leading scorer ka sa leg 1 at sa leg 3, but I have a feeling yung title of leg champion, parang mas malaki yan for you compared to individual scoring champion for a certain leg. How did you convert yung laro mo dito sa leg 4 to make sure na it's not just about your personal scoring but actually winning yung championship? Yep. Iniisip ko lang talaga na tawag dito, yung dapat hindi lang ako yung mag-ano para sa team namin. Talagang kailangan, dapat kami lahat contribute talaga offense and lalo na sa defense. And actually nga, sobrang saya ko kasi halos lahat ng mga teammates ko nag-step up. So, ayun. Saka sobrang sarap sa feeling talaga. Saka, yun nga, sabi ko nga, sana lagi kaming ganun. Hindi ko na talaga iniisip yung ano, scoring title na yan or what. Gusto ko lagi kaming mag-champion. Kasi ibang maganda sa feeling yun eh, yung winner. At saka sa buong career ko, sobrang minsan lang ako maka-experience ng pagiging champion. Lagi lang ako nasa Final Four, mga ganun. So, yun, ibang klase maging champion ka. Ayun. Yes, and yung team nyo nga, no, nag-champion and very competitive. Pero ikaw individually, Joseph, bakit sa tingin mo sobrang effective mo dito sa 3x3? You know, you've been leading your team in terms of scoring. Bakit sa tingin mo? Yung pagiging effective ko, siguro dahil sa size ko and then sa skills ko. At saka talagang nag-extra talaga ako lalo sa dribbling skills ko at saka sa shooting ko with Coach Jerome Ortega, Jake Skills sa basketball development. Okay, kay June naman. June, grabe yung game winner mo to get the championship finally. Usually, yung mga scores mo sa loob, may mid-range jumper, but that two-point shot to win the game, kamusta yung feeling? And ano yung iniisip mo nung tinitira mo yung shot na yun? Nag-focus lang ako kasi ginagawa din naman namin sa practice yun lagi. And para siguro ano na patapos na yung laro kasi pagod na kami lahat eh. And yun, nakachamba.
Kaya yun. Grabe. Pero, June, sinabi nga ni Joseph kanina na may target na kayo eh. In fact, wala pang nakaka-repeat na team sa 3x3 circuit natin. Each team has come close. Meralco has come close a couple of times pero hindi sila nakaka-repeat championship. Warning ba yun para sa inyo na going to the next leg? Siguro yung target na kayo ng ibang team? Oh, yun nga. Sabi nga nila, mahirap na yung maging champion pero mas mahirap yung i-contain yung nandun ka sa taas eh. Kaya mag-ano lang kami na sana manalo kami lagi every game. Mm-hmm. Pau, this team in general, syempre there was a bit of adversity. Si Valacuña had to leave, you had to shuffle yung lineup nyo, yung roster nyo. As a group, paano kayo nag-adjust so far from leg 1 to leg 4 from teams that were almost there to a championship team? Siguro yung adjustment is kaping tulong ni Jude sa amin defensively. Kasi nung si Kuya Val andun, masyado kami maliit. Mahirapan kami sa rebounds. And sa defense, usually pag nag-switch sa big, masyado kami maliliit. So, hirap kami. So, siguro yun yung tulong na nabigay na ni Jude sa amin, yung size. Na nakakuha ng rebound, nakaka-depend ng mga malalaking kalaban. And nakakagawa na kami ng skills sa defense and offense na dating bagay sa mga wins namin. Well, Pao, ngayon na alam nyo na you guys are the team to beat. Ano yung sa tingin mo na may improve nyo pa coming into the next leg para makuha nyo ulit yung championship? Siguro yung ano pa namin is yung offense namin. Kasi meron kaming mga times sa game na may drought kami na hindi kami makascore. So, yun yung kailangan namin i-practice pa, i-work namin sa practice, yung offense. And siguro na din yung mga skills pa on defense kasi parating na leg 5th and 6th leg, alam naman na crucial na yun kasi parating na ng grand final. So, every win counts na. So, kailangan talaga namin pinuhin yung defense and offense namin. Absolutely, and syempre, we're gonna expect that in the upcoming legs. Joseph, since syempre, you're one of the, individually, you had the numbers, now you're a champion, and syempre, you mentioned it first, that there's gonna be a big target on your back going to the next leg. Message naman to all the Pure Foods fans out there who are excited to see success also in the 3x3 circuit as they're used to sa 5-on-5. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa management ng Magnolia and ayun sa mga fans naman na keep supporting us and keep supporting PBA 3x3 and syempre yung PBA dahil malapit na rin yung mga opening ng PBA. So please watch and keep supporting us.